Buong bayan nagsisisi, nagiiyakan at humihingi ng tawad sa Diyos. Naman, magandang araw po. Magkapit pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Yes, yan po ang pamilyar na kwento sa Biblia ukol sa bayan ng Nineveh na binasa natin noong nakaraang linggo. Binalaan sila ng propetang si Jonah. Yun pong kinain ng balyena. Nakailangang pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan, kundi pagkatapos ng 40 days, 40 araw na palugit, sila'y gugunawin ng Diyos. Sa takot, yung hari mismo nagpagulong-gulong sa abo bilang tanda ng pagsisisi at inutusan ang buong bayan niya na sumunod sa kanyang halimbawa. At ganun nga po ang nangyari. Buong bayan nagsisi. Wow! Magagawa ba natin yan, mga kababayan? Pero yan po ang paanyaya sa atin ng Kwaresma, Lent. Magsisi sa ating mga sala. Sa simula noong Ash Wednesday, nilagyan tayo ng mga abo sa noo. Sabay sinabihang magsisi at manalig sa mabuting balita. Repent and believe in the good news. Mabilis ka nga bang humingi ng tawad? Umamin ng iyong pagkakamali sa Diyos man o sa iyong kapwa? Ewan ko po, pero parang di na uso yan ngayon, ano? Matataas ang pride ng mga tao. Pinakamadalang daw na marinig yung salitang sorry. Pero mahalaga po yung kakayahan na yan. Yan ay tanda ng kababaang loob, humility. Yan ay pag-amin na hindi tayo perpekto. Nagkakamali tayo kung kaya't kailangan natin ang kapwa at ang Diyos para itama tayo at gabayan. Imbes na kahinaan, ang pag-amin ng kamalian ay tanda ng katatagan ng loob. Tandaan din po natin ang sabi ni Jesus, ang Diyos ay malapit sa mga makasalanan. Paano kang ililigtas ng Diyos kung di ka aamin na ikaw ay nasa dilim at siya ang tanging liwanag ng iyong buhay? Amen.